Hello everyone! So alam kong nandito ka sa channel na to dahil interesado ka sa topic na to. Pero bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutan na mag-subscribe. And of course, please support me on my FB page, so JK Alser Vlogs. I will link down below on the description box. So in this generation, sa panahon na to, sobrang nakakalungkot lang kasi marami tayong na naririnig, napapanood, especially sa television, sa hindi pagkakaintindihan ng mga magulang hanggang sa nauwi na lamang sa hiwalayan. And of course, on this topic, kung ikaw ay nangangamba or natatakot ka na baka iwanan ka ng iyong asawa or ng iyong kapartner na ipagpalit sa iba, kung ikaw ay naniniwala sa pamahiin, may paraan para hindi kanya iwanan. Kasi alam niyo naman na tayong mga Pilipino ay masyado tayong mahilig sa mga pamahiin at kung hindi naman natin ito, wala namang mawawala sa atin kung ito ay ating susubukan. So, kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Narito ang mga bagay na dapat mong gawin. Una ay ang hinubad niyang damit. Kung ang iyong asawa ay maagang umaalis para magtrabaho, agapan mo ang kanyang damit na huhuparin na hindi muna mapalagay sa labahan. Sa halip ay kunin mo ito ng palihim at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Nang sa gayon ay hindi mawaglit sa kanyang isip na ikaw ay palaging naghihintay sa kanyang pagbabalik. Gawin mo ito tuwing umaga. Kapag siya ay nakauwi na, maaari mo nang ilagay sa labahan ang kanyang damit. Ito ay maaaring gawin ng babae man o lalaki. Pangalawa, ay kumuha ka ng kanyang kunting buhok o kahit ilang perasong hibla at ito ay ilagay sa maliit na bote at itago sa ilalim ng iyong kama o higaan. Ito ay magsisilbing animo tali niya na laging hihila sa kanya papalik ng inyong bahay. Kailangang mananatili itong nakatago at walang makakakita maliban sa iyo. Dahil kapag ito ay nakita ng iba o napaglaruan ng mga bata, ito ay mawawala ng bisa. At ang pangatlo, medyo hindi maganda ang paraan na ito, subalit napatunayan na ito na ginagawa ng iba. Duraan mo ang kanyang pagkain kung ito ay masabaw at mag-ingat na hindi niya ito malalaman at mapapansin. Aamo siya sa iyo at hindi kanyang magawang ipagpalit sa iba. Siguraduhin mo lang na siya ang makakain ng iyong dinuraan at hindi ang ibang tao na hindi mo naman gustong maging maamo sa iyo. Ang paniniwalang ito ay hindi lamang applicable sa mag-asawa, kundi sa iyo ring kaaway o isang tao na gusto mong paamuin. At ang panghuli ay apakan ang paa. Ito ay ayon sa paniniwala ng mga matatanda na ang sekreto raw kung bakit nananatiling faithful sa kanila ang kanilang asawa hanggang sa kanilang pagtanda ay dahil madalas daw nila itong apakan sa paa gamit ang kanan niyang paa. Basta't galingan mo lang ang pagtitsyempo na hindi mapapansin o mahalata ng inyong asawa na sinasadya niyo ang pagtapak sa kanyang paa. So marami na namang tataas ang mga kilay dyan. Tandaan po natin na ito lamang ay gabay at ang pagdepende rito ay hindi dapat. Tandaan na kung sa mag-asawa ay may respeto kayo sa isa't isa at meron kayong pagpapahalaga at sentro nyo si God sa inyong relasyon, ay hindi malabong malalagpasan nyo ang anumang suliranin na inyong kakaharapin. So yan lamang po at sana nagustuhan nyo ang topic na to, and kung oo, please do like and share this video. And please huwag nyo pong kalibutan na mag-subscribe and follow me on my FB page. Bye! Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!